Sa video nating ito ay pag-usapan natin ang international draft prospects na nasa website ng ESPN na maglalaro sa NBL Australia at kasali dito ang ating pambato na si Kai Soto. Pero bago natin puntahan ang detalye ng ating video ay huwag ninyong kalimutan na i-click ang subscribe button at ang notification bell kung bago ka pa lamang sa ating channel na WZone. Dahil na rin sa naging sunod-sunod ang mga players na nakuha sa NBA draft na nanggaling o naglaro na muna dito sa NBL Australia. Gaya na lamang ni LaMelo Ball at Josh Giddey ay mas lalo pang dumarami ang mga NBA draft prospects na maglalaro sa ligang ito. Sa darating na NBL 22, mas nakikilala pa ang NBL sa pagdevelop ng mga NBA draft prospects kaya naman maging ang ilan sa mga top prospects na nanggaling sa Europe ay dito maglalaro sa NBL. May 7 draft prospects ang kinikilala ng ESPN na maglalaro dito sa NBL at ito ay si na Usman Dieng, Hugo Besson, Ariel Hokporti, McCormaker, Nikita Mikhailovsky, Kai Soto at Mojave King. Karamihan sa mga players na nabanggit ay mga international prospects na sinusundan at inaabangan ng mga NBA scouts dahil na rin sa potential na ipinapakita nila sa paglalaro ng basketball. Una nang napansin ang potential ni Kai Soto noong makita nila ito na kayang-kaya niyang ma-extend ang kanyang opensa sa perimeter o two-point area at hanggang sa three-point area. Madiskarte rin itong si Kai sa loob ng paint malapit sa basket at mas madali ang opensa para sa kanya dahil na rin sa height niya ng 7'3", pero hindi tumitigil si Kai sa pagpapalakas dahil na rin sa alam niya na mas matindi pa ang mga players na makakatapatan o makakalaban niya habang papalapit ito ng papalapit sa kanyang mithiin na madraft sa NBA. Sa ngayon ay mas nakakaangat ang 6 na 2022 NBA prospects na kasama ni Kai Soto na maglalaro sa NBL pagdating sa top 100 ng ESPN, pero masyado pang maaga para sa rankings dahil na rin sa hindi pa nagsisimula ang karamihan sa mga liga na kung saan maglalaro ang 2022 top 100 prospects ng ESPN. Kaya naman wala pang gaanong basehan sa kanilang improvement na magpapatutuo naman sa kanilang rango sa top 100. Nakabase pa rin sa performance ni Kai ang magiging rank niya sa NBA Draft 2022 at magiging malaki ang impact ng kanyang mga huling laro habang papalapit ang NBA Draft 2022 na makakaapekto naman sa resulta ng kanyang rango sa NBA Draft. Sa Japan B-League naman tayo na kung saan magsisimula na ito sa September 30. Ang aabangan natin na mga players dito ay sina Kiefer at Terry Ravenna, Bobby Ray Parks Jr., Dwight Ramos, Kobe Paras, Liliano Brothers at Kemar Carino. Sa mga preseason games ay nakita natin na mas komportable na si Terry Ravenna sa kanyang team na Sun and New Phoenix at mas nagiging consistent na rin ito sa mga nagagawa niyang contribution sa kanilang mga laro. Mas dumarami pa ang mga teams na aabangan natin sa ligang ito dahil na rin sa mga Filipino players na meron sila at interesado rin tayo kung ano ang magagawa ng mga Filipino basketball players sa Japan B-League para sa kani-kanilang team. Yan na muna para sa video nating ito at kung bago ka pa lamang sa ating channel na WZone ay huwag mong kalimutan na i-click ang subscribe button, notification bell at ang like button kung nagustuhan mo ang ating video. Kita ulit tayo sa next video natin and God bless sa ating lahat.